Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan, nandambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Karunungan ni Solomon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nakatuon sa usapin ng karunungan. Sapagkat ang taong hiwalay sa karunungan ng Diyos, kahit na anong mangyari sa kaniyang buhay, hindi niya maiintindihan ang tandang ibinibigay ng Diyos. Palagi pa rin siyang maghahanap ng rason sa tanda ng Diyos at palaging maghahanap ng ibang tanda kahit na ibinibigay sa kanya ng Diyos sa kaniyang harapan ang tandang kailangan niya. Parang mahirap unawain. Malalim ang ebanghelyo sa araw na ito. Pero gusto kong pababawid natin para mas maunawaan nating mga ordinaryong tao kesa sa kaisipan ng Diyos na may hirap nating arukin kahit nung gawin nating pagsasaliksik. Magbibigay ako ng halimbawa. Noong mga nakaraang taon, may mga grupo ng estudyante na nag-educational tour sa Cavite. Sila ay galing sa mga subdivision sa Manila. Sabihin nating mga mayayaman na mga bata, no? Galing sa mayamang pamilya. Pagdating nila doon sa seminary, inilibot namin sila sa buong seminaryo at sinabi naming, ako in particular, ito ang halaman o puno ng saging. Alam mo ang reaksyon ng mga bata? Ganito pala ang itsura ng puno ng saging. Sila ay nagulat, namangha doon sa physical na kaaniyuan ng saging. Kaya ang tanong ko sa kanila, ano ang nakagugulat? Kasi po, Father, first time po naming makakita ng physical na saging, na puno ng saging. Nakikita lang po namin sila. Saan?
sa libro. Kasi nga, wala nang halaman sa mga ibang subdivision. Ano pa ang gusto kong sabihin? Iba po yung nalalaman sa natututunan. Iba yung nalalaman sa natututunan. Kaya sa Ebanghelyo, pwede nating sabihin, knowing about God and knowing God. Yung knowing about God, katulad ng mga eskriba at pariseo, ang dami nilang alam tungkol sa Diyos. Ang dami nilang kautosang alam na laging tumutukoy sa kagustuhan ng Diyos. That's knowing about God. Pero sa kaduluhan ng Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Jesus na ang karunungan ni Solomon, the wisdom of Solomon, ang hinanap ng reyna ng Timog, ang Queen of Sheba, para makinig at maranasan kung anong karunungan meron si Solomon. Kung ang knowing about God ay theoretical, ang knowing God ay hindi theoretical kung hindi experiential. Matututunan versus malalaman. Malalaman lamang natin ang karunungan ng Diyos kung tayo ay nakaugnay sa Diyos at marunong bumasa ng karunungan ng Diyos. Malalaman lamang natin ang tandang ibinibigay ng Diyos kung marunong tayong bumasa ng tanda ng Diyos. Head level versus heart level. Sa pakikipag-usap sa Diyos, ano ang palagi mong ginagamit? Head level ka ba? Na palagi kang nagtatanong, palagi kang nagdududa, palagi kang mayroong reservation tungkol sa Diyos. O ikaw ba ay heart level na ibinibigay mo kung anong nararamdaman mo sa Diyos para makita mo ang tanda at sagot sa hinahanap mo? Hindi laging pwede na matalino ang ating approach sa Diyos, sapagkat kailanman hindi ibinibigay ng Diyos sa mga taong matatalino at mapagmataas ang wisdom na kailangan ng tao. In fact, tayo ngayon ay nabubuhay sa isang pamayanang pinagtutunggali ng kasinungalingan. Tayo ay nabubuhay sa isang pamayanang wala nang batayan kung hindi ang karunungan ng tao, pero nawawala ang karunungan ng Diyos. Palagi tayong nagja-justify sa mga bagay na mali para gawin nating tama dahil ito ang mas kumbinyente sa ating lahat. Ayaw natin ang wisdom ng Diyos dahil nagtuturo ito na magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng Kaniyang kapangyarihan. Sapagkat ang tunay na karunungan ay hinahanap. Ang tunay na karunungan ay pinagtitiisang hanapin. Katulad nitong Queen of Sheba na nag-travel ng 1,400 kilometers
para lamang hanapin si Solomon at maranasan ang karunungan na si Solomon na bigay ng Diyos. Pero ang sabi ni Jesus Nazareno, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang ating poong Jesus Nazareno ay mas di hamak na higit kaysa kay Jonas at kaysa kay Solomon. Malalaman natin, pero hindi natin matututunan ang karunungan ng Diyos kung walang pagpapakumbaba, kung walang paghahanap, kung walang pagkauhaw, kung walang pangangailangan sa ating sarili. Palaging wisdom ng tao na limitado at palaging hindi tama kapag tayo ay nanatiling nakadugtong sa kakayahan natin bilang isang matalino at marunong. Pero ang tunay na matalino, ang tunay na marunong, ang hinahanap ay ang karunungan ng Diyos at humihingi ng tanda ayon sa pangangailangan ng kaniyang kaisipan at ng kaniyang buhay. Tayo po ay maglakbay. Ibig sabihin ng maglakbay, maglakad pa ng mas malayo upang mas makita natin ang karunungan ng Diyos. Kahit saang lugar ka pumunta, hanggat meron kang pagpapakumbaba, hanggat meron kang pagmamakaawa sa Diyos, mararanasan mo ang karunungan at ang tanda mula sa langit. Maraming humihingi ng tanda. Baka naibigay na, hindi pa nakikita. Sapagkat nababalutan ng talino ang lahat ng ating ginagawa. Subukan mo namang magpakumbaba. Gamitin mo naman ang puso mo upang dinggin ang pintig ng tanda ng Diyos sa ating buhay. Sana ang Ebanghelyo sa araw na ito ay maghatid sa atin na ang tunay na karunungan ay magmumula sa puso ng tao. Pagpalain tayo ng poong may kapal.